kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang kabataang araw-araw na kinasusuklaman ang nakagisnang kahirapan. Siya ay si Janella. Simula sa aking kamusmusan hanggang sa ako ay magdalaga, nakamulatan ko na ang walang katapusang kahirapan dinaranas ko sa poder ng mga magulang ko. Oo nga, nag-iisa lang akong anak. Pero hindi pa rin ganap na masustentuhan ni na inay at itay ang aking mga pangangailangan, lalo na sa aking pag-aaral. Ano ba yan? Tingin-ingin na lang ako sa inyo ng bang bago pumasok sa eskwela. Palagi na lang kayo walang maibigay. Buti na lang pala, nakapasa ako sa entrance exam sa public college. Dahil kung hindi, talagang hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Anak, alam mo namang hanggang sa bibig lamang natin sumasayad ang kinikita namin ng tatay mo. Di ba man naman kasi, pilit pa rin kayo naglalabada. Ang baba-baba naman ang binabayad sa inyo ng mga pinaglalaban nyo. Ito lang nga kasi ang kaya kong gawin. Saka ito na nakasanayan ko nga na buhay. Kaya mahalaga sa akin ang trabaho kong ito. Kasi parehong mahina ang utak nyo. Anak! Oh, siya naman nagkakandakuba sa construction site. Sako-sakong simento at buhangin yung binubuhat. Pero pagdating ng Sabado, katiting lang din yung sinasaho dahil hindi siya sinasama ng forma nila sa minimum wage. Sabi nga kasi ng itay mo, kaysa sa wala nga siyang pinagkakakitaan, edi... Ay! Hindi lang naman yung katwiran yung ganyan ni itay mahalaga. May anak kayo na gusto makakain ng maayos at gusto makatapos ang pag-aaral. Dahil may mga pangarap ako. Hindi tulad yun ni itay. Wala kayong pangarap! Kung hindi nga lang, baka lalong magrebelde. Kakalita tayo ng forma niya. Mapagbubuhat lang ko na ng kamay si Janella, baka Kuya Fredo. Pasyado na kung pagsalitaan niya kami ng nanay niya. Ewan ko ba sa mga kabataan umuusbong ngayon? Mas malakas pang malumbat kesa sa mga magulang nila. Sino ba magulang ang hindi nangarap ng mataas para sa anak? Ginagawa naman namin ni Auring ang lahat. Pero ano bang aasahan niya sa mga katulad naming hindi naman nakatungtong ng paaralan? Ay nako, magpinsan nga sila ng ating Bianca niya. Nang makatapos ako ng kolehiyo, agad na tumira sa kondominium. Eh, hindi ko na kinontra kung hanggang saan ba siya dadahin ang mga pangarap niya. Hindi ko naman na masasaklawan pa ang kanyang mga desisyon. Janella! Uy! Sandali! Bakit ba, Alfie? Meron ba akong mapapala kapag nakipag-usap ako sa'yo? Ha? Talaga meron. Lalo na wala kang pera. Pero ang taas-taas ng lipad mo, di ba? Galing mo mga insulto, ha? Gutom ka rin naman na katulad ko. Pero kapag sumama ka sa mga transaction ko, ha? Pareho na tayong palaging magiging busog. At tinitiyak ko sa'yo. Pati pampaaral mo. Hindi mo na po problemahin. O baka nga hindi ka na mag-aral eh. Lalo na kapag nakakahawak ka na ng maraming pera. Ano? Ha? Pera ba ka mo? Pera, ha? Oh. Maraming pera ka mo, Alvin? Oo naman, Janella. Gaya ng narinig mo, maraming pera. Janella, hindi ka nga pwedeng tumira dito sa unit ko tulad ng gusto mong mangyari. Bianca, ayoko na kasi doon sa poder ni na itay at inay. Hindi ko na kayang pagtiisan yung mga kababawan nilang mag-isip. Hindi nga kasi po pwede ritong basta na lang magpatira ng kung sino-sino. Eh, may mga rules and regulations na sinusunod ng mga nangungupahan dito. Diba? Ikaw naman nagbabayad ng upa dito. O hindi po pwede mo akong patirin dito. Kahit pa.
Hindi pa rin pwede. At pwede ba? Huwag kang punta ng punta rito nang hindi mo man lang ako tinitext o tinatawagan. Maliwanag! Kung alam mo lang kung gaano mo sinasaktan ang kalooban namin ng nanay mo sa mga bagay na isinusumbat mo na hindi namin maibigay sa'yo. Kung alam nyo lang din, napagod na ako sa klase ng buhay na nakamulatan ko sa inyo ng inay. Noon pa man, busit na ako sa walang katapusang kahirapang ito. Masakit tanggapin na hindi na nga ikaw ang dating batang maliit na nahahagkan at nayayakap namin ang iyong ina, Janella. Inalayo ka na sa amin ang iyong mga paniniwala ng matataas mong pangarap. Oh, mabuti pa nga. Magkalayo-layo na tayo, Tay. Tutal, magkakasalungat naman tayo sa lahat ng bagay. O ano pang katuturan na magkakasama tayo sa miseraming bahay na ito? Kung anong makaluluwag sa iyong kalooban, hindi kita pipigilin. Pero anumang oras na naisipan mong magbalik, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo, anak. Di na ako magbabalik. Ayoko lang muling tumuntong sa bulok na bahay na to, na simbolo ng karukhaan at marupok na hinaharap. Dahil kahit kailan, hindi ko nakita sa mga sulok ng bahay na ito ang mga pangarap ko! Sa mag-alala, tiyak na sa ate Bianca niya pupunta siya. Galena, ha? Okay. Hindi siya maglalakas loob na umalis kung hindi siya lang pupunta. Sana nga, Kuya Fredo. Para mapanatag ako. Kami ni Nando. Alam ko, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Maliliit pa silang mga bata. Subok ko lang samahan at malasakit nila sa isa't isa. Mahal ni Bianca si Janella. Hindi niya pababayaan ang kanyang pinsan. Bakit kaya ang daming pulis dito sa loob ng kondominium? Alert sila. Mukhang may inaabangan doon sa pababang elevator. Diyos ko na ako. Si Ate Bianca yung nilabas na yun ng mga pulis. Bumukas ang elevator. Bakit balat ang kumot? Nakahubad ba siya? Susundan ko yung mga pulis na may dala sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Kailangan malaman ko kung bakit dala-dala siya ng mga pulis. Janella, bakit nandito ka? Ay, talagang bakit ako doon sa unit mo? Eh, pero nagkakagulo na nga dito sa babae mga pulis eh. Bakit ba ano nangyari? Bakit nakabalot ka ng kumot? Tsaka nadalit ng mga yan. Ha? Nirake na mga pulis ang unit ko. Doon kasi kinukunan ni Alfie at ng mga kasama niyang foreigner ang porn videos na ako ang subject. Ano? Si Alfie? Oo. Siya ang kumukontak ng mga parokyano naming foreigners. Kung gano'n, yun din ang racket na inaalok niya sa akin kailan lang. Oo, Janella. Ay, ang buong akala ko. Totoo ang lahat ng tungkol sa'yo, Ate Bianca. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Lalo na kayo, Tay. Hindi totoong natapos kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Nakuha na lahat. Yung ibinabayad ko sa pag-upa sa unit ng kondo, galing lahat sa kinikita ko sa porn videos. Ha? Nakipag-arimunan ako sa malaki pera kinikita ko sa pag-upad sa camera. Teka, isang kaladali niya mga pulis. Ewan ko. Hindi ko alam. At ikaw, umuwi ka na, ha? Umuwi ka na. Pero isang bagay lang, Janella. Huwag na huwag mong mamadaliin ang iyong mga pangarap. Totoo.
kaloobang lahat ng sinabi mo tungkol sa ate Bianca po, Janella. Opo, Jofredo. Pinapasabi nga niya, ihingi ko daw siya ng tawad sa inyo. Diyos ko. Ang anak ko. Nay! Nay! Tawarin niyo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Napakarami ng pagkakasala ko sa inyo. Masyado kong sinaktan ang damdamin niyo. Minaliit yung mga kakayahan niyo. Halos dinurog ko ang inyong pagkatao. Ang mahalaga sa amin ngayon ng iyong inay. Muli kang nagbalik mula sa sandaling pagkaligaw ng iyong isip, anak. Di ba nga, sabi ko sa iyo, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo. Katulad din ng mga puso namin ng iyong itay. Napalagi. At palagi magiging bukas para sa iyo, Janella. Kailanman walang mababago sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Napakaswerte ko dahil ako naging anak niyo, inay. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo ng itay. Anak. Alam ko po, ngayon nyo lang narinig to sa akin, ang mga salitang ito, pero nagmumula po ito lahat sa kaibuturan ng aking puso. Mahal na mahal ko po kayo bilang mga magulang ko. Mahal na mahal ko kayo. Siguro nga, naging bahagi ako ng isang panahong sinubok lamang ng mga tiisin sa buhay upang masukat ang kakayahan kong umunawa sa laban ng buhay. At napasubok naman ako. Maging mahina, nawala ng direksyong mag-isip. Pero sa huli, inihantong pa rin ang realisasyong hindi dapat kinukwestiyon ang antas ng buhay na nararanasan. Hindi dapat pinamadali ang mga pangarap. Napatunayan ko, kay buti ng aking mga magulang, kung kaya ikinararangal ko sila. Kung mabubuhay ako muli, sila pa rin ang hihilingin ko sa nasa itaas na ibigay sa akin bilang aking mga magulang. At sa taong ito, magtatapos na ako ng kolehiyo sa kursong economics. At iniaalay ko sa aking mga magulang ang lahat ng aking pagsisikap. Ako po si Janella. At ito po ang aking buhay. Mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin. Dahil sa pamamagitan nito, nauunawaan ang kahulugan ng kabutihan at pagtitiis. Isang dakilang adhikain na sama-sama ring magbibigkis sa bawat puso tungo sa kapayapaan at tagumpay ng bawat tahanan. Mga nagsiganap, Janelline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Janelle Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Janella. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay.